an overflowing harvest of financial blessing are coming to us. I tell you. May tao mahugol ito. Number one, bakit tayo magpapalain ng Diyos? Number one, para ma-enjoy natin ang kabutihan ng Diyos. Ma-enjoy natin ang kabutihan ng Diyos. And number two, gusto ng Diyos na tumulong tayo sa pagliligtas ng kaluluwa. Alam niyo ang pagliligtas ng kaluluwa, libre natin pinapakayagyan. Walang bayad. Pero ang radio, ang TV, may bayad. Amen. Ang gasolina, may bayad. Ang pamasahe, may bayad. Dito, nagdaraos tayo ng anibersaryo, yung mga pagkain natin, may bayad yan. Amin po ba? Magdaraos tayo ng anibersaryo sa Matures, may bayad pa rin yun. Amin po ba? Yung mga pagkain natin, may bayad yun. At lahat yun ay binabayaran natin. At naalala ko nga, yung mga kapatid natin, yung nagpunta ng main church, yung isang sasakyan, sinagot natin, di ba? Sinagot ng pondo ng church. Paano kung walang pondo ang church, di wala tayong panagot? Amen po ba? Kaya kung mas maraming pondo ang church, amen! Mas maraming makakadalo at maraming makakasama. Sasagutin po ng church yun. Amen? May tao pa ho ba rito? So, ibig mong sabihin, ang ating pong pinagkakaloob, ang ating pong biyaya ay para sa makatulong sa gawain ng Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo ito. Ang sabi ni Jesus Cristo, merong asno na nakatali. Kanagan ninyo, pag nagtanong ang may-ari, sabihin nyo kailangan ni Jesus. Kailangan ko. At ibabalik din kaagad. May tao pa ho ba rito? Alam ng Panginoon na sa pagbibigay niya ng tithes, offering, first fruits, ano mang pinagkakaloob ninyo, alam na Diyos kailangan niya. Pero sa sandali, ibigay niyo sa Panginoon niya, ibabalik agad ng Diyos niya. Sabar-sabar pa. At sa pagbalik ko rito, sa mga darating na mga buwan siguro, halos Monday ako na Martin dito, o kahit di pa ako dumating, kahit sa Friday darating ako, meron tayong crusade sa Friday sa Kapalyeno. At ilan? Ano na yung 25? Hindi pa itong Friday. Next Friday pa kayo. Next Friday pa pala yung ating kabalyero. Kumuha kayo ng mga brochure dyan. At tumulong tayo makapag-imprenta ng brochure. Ito, nakikinig ba ho ba kayo? Marami ang magpapatotoo sa inyo. Marami. Amen? Ready ba kayo magpatotoo sa mga darating na panahon? Ready ba kayo? Okay. Ito. Gusto ko kayong warningan. Naririnig din kasi ito ni Satanas. Kaya ang gagawin ni Satanas, haharangan niya kayo. Kung ano-ano problema, pagsundong laban ng buhay, mga panlalansin, pagnaraya. Amen! Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong maniwala kay Satanas! Dahil tuloy-tuloy ang galingan ninyo, tuloy-tuloy ang kapapala ninyo, tuloy-tuloy ang blessing, tuloy-tuloy ang promotion ninyo, tuloy-tuloy ang pagtaas ng rango! 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 Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Tataas ang rango ninyo! Naririnig ba niyo ako? Tataas ang grace ninyo! Dadami ang ani ninyo! Ang blessing at promosyon ninyo ay lalaki! Ang mga sahod ng inyong mga mahal sa buhay sa ibang bansa ay lalaki! Ito ang sabi ng propeta at apostol ng Panginoon! Lingkod ng Diyos, paano mo kami mapapaniwala? Maniwala ka na ngayon. Kasi hindi tayo to cease to believe. Believe first before you see. And secondly, paano kang maniniwala dahil ito'y talagang mangyayari sa iyo? May tao ba ba rito? May tao ba ba? Palakpakan natin sila. At pag nangyari yun, bakit gagawin ng Diyos yun? Kasi overflowing harvest eh. Amin po ba? Amen. Hindi nagkataon na ito yung team natin. Overflowing harvest. Sapagkat maraming darating ng mga pagpapalo. Amen? And lastly, ito po. Abraham, sabi ng Diyos,
pagkakaanak ka. Dadami ang lahi, dadami ang lipi mo. Amin mo ba? Sabi ni Abraham, makinig po kayo sa akin. Paano po mangyayari yun? Ako'y matanda na. Ako'y baog pa. Ang asawa ko pa ay menopause. Amin? Paano mangyayari na ako ay magkakaanak? Nadadami ang aking lahi at lipi. Ako'y matanda na. Ako'y baog pa. At ang asawa ko'y menopause pa. Amen? At ito ang sinabi ng katiyawin ni Jehovah. Siya ang makapangyarihang Diyos. Nagagawin niya ang mga bagay na ito. Amen? Ang tanong ko po sa inyo, nagkaanak po ba si Abraham? Opo, sino anak niya? Sa isa. Dumami po ba yung lahi niya? Opo. Ang bansang Hakubo, ang bansang Israel. Israel is a nation. Jacob is a people. Si Jacob ay tao. Si Israel ay bansa. Kaya tinawag na Israel si Jacob kasi naging bansa na siya. Pero nung siya'y tao, si Jacob siya. Amen. Itawa pa ho ba rito? Abraham, pinangakuan ng Diyos. Ay siya, tinubad ng Diyos ang pangako kay Abraham. O pinagtibay pala, pinagtibay. Pakinig kayo ngayon. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos. Si Isaac, pinagtibay ng Diyos. Pagdating kay Jacob, tinubad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nariginig ko ba tayo? So ang bansa ngayon, na Israel as a nation ay nagwala kay Jacob na tao. At ang Israel ngayon ay isang bansang ako. At gusto ko sabihin sa inyo, hindi lamang po ang Israel ang anak ni Abraham. Galatia 3:26 hanggang 29 pakilista. Galatia 3:26 hanggang 29 pakilista. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng born again Christian ay anak ni Abraham. We are all sons and daughters of Abraham. Ang ibig sabihin, tinubad ng Diyos ang kanyang kaya ngayon, ano lang hinihingi ng Diyos? Katapatan. Katapatan sa pagdalo, katapatan sa pananalangin, pag-aayuno, paghayo, pagtuturo, pangaral. Ano man yung mga inatang sa atin ng Panginoon? Katapatan lang po. Amin po ba? At ang umaapaw na pagpapala ay para sa atin lang. Amen? Ready na ba kayo sa umaapaw na pagpapala? Magpapatotoo ba kayo sa mga darating na panahon? Nandito man ako o wala? At gusto ko makiusap sa inyo, lahat po ng mga magmahalap po kayo sa mga batisa, yung mga leader po na tumatayo natin dito sa harapan, mahalin niyo po sila. Amen. Wala po silang sahod. Isama niyo sila sa prayer. Kung meron kayong para sa kanila, bigyan niyo po sila. Amen po ba? Itawa pa po rito. At kung ako din naman ay maisip mo at gusto mo akong bigyan, bigyan ko rin ako. Amin po ba? Sabagat naglilingkod din naman po kami na wala namang aming sahod. Amin po ba? Glory to God. So tayong lahat ay pangayo. Ipukulang tayo sa ilan ng pumigi. Ipapromise ko sa inyo ngayon bilang totoo, propeta totoo, bilang totoo, apostol ng Diyos. Magpatotoo ka! Tataas ang rango mo. Aniwala ka sa akin. Tataas ang blessing at promotion mo. Magkakaroon ka ng business at marami mong business. Trabaho at marami pong trabaho, lalaki ang sahod mo. Nilipot ka ng ibang bansa, ang ibang bansa po, nilipot ng ibang bansa. Believe me! Maniwala ka! Ano ang patatandaan ng isang tao, ilipot ng Diyos? Ang kanyang ipinapangaral ay mula sa Diyos. Ang tinataas ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Ang pinapangaral niya ay pag-ibig. Pagmamahal at maganda at mabuting balita. At ang ipinapangaral niya ay katotohanan. At ang kanyang iniuhula ay katotohanan. Kaya sa mga darating na araw, sandali, panahon, buwan, magpatotoo kayo. Every Sunday, sa pagdali niya, magpatotoo kayo. Ang rango mo itataas, maniwala ka sa akin. Anumang blessing at promotion ay darating sa iyo. So habang tayong lahat ay nakayukod, nakapikit ngayon, habang kayong lahat ay nakayukod, nakapikit ngayon, kausapin niyo ang Diyos. At sabihin mo sa Diyos,
kung ano ang kahilingan mong panalangin. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa Diyos. Yes, Lord, siya lamang. Yes, kausapin mo ang Diyos. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ito ang dahilan kung bakit nagtatakot ang tao ang Diyos. Para iligtas tayo sa ating kasalanan, baguhin tayo, patawarin tayo, iahon tayo sa kahirapan, sa pagkakabaon, sa pagkakautang. Iahon tayo sa mga problema at mga pagsubok laban ng buhay, pagalingin ang ating mga karamdaman, sagutin ang Diyos ang ating mga panalangin. Iligin tayo sa mataas na kalagayan. Ito ang layunin, ito ang hangarin ng Panginoon sa Kristo kung bakit siya nagtatakot ang tao. Kaya lahat ng mga nanonood sa ito ang sabi ng Panginoon, nakikinig sa ito ang sabi ng Panginoon, sa YouTube, sa Facebook, sa website, sa internet, sa DVD player, lahat ng mga inaabot ng mensaheng ito, lahat ng narito, kung sabi mo ang Diyos, make it a heart to heart, I tell you, puso sa puso mo kausapin ang Diyos. At kung gusto pumatak ng luha sa iyong mga mata, kaya ako na pumatak. Sige, make it a heart to heart, puso sa puso, habang umaawit yung ating mga kapatid, sabihin mo sa Diyos, gusto mong gumaling. Sabihin mo sa Diyos, gusto mong magpagaling. Sabihin mo sa Diyos, gusto mong gumawa ng himala at tumanggap ka ng himala. Sabihin mo sa Diyos na gusto mong magamit ng Lord mightily effectively in this panalangin. Sabihin mo sa Diyos na gusto mong mag-full-time. O kahit hindi full-time, sabihin mo sa Panginoon, gusto mong ipagamit ang buhay mo sa Kanya. At ikayatin mo pa maraming tao na tumulong sa ating gawain. At sabihin mo sa Panginoon, kung ano ang nais mo, ano ang maganda mong pangarap. Nakikinig ang Diyos sa oras na ito. Nakikinig ang Diyos sa oras na ito. Nagpagligtas, hallelujah. Nagpagligtas at magkagawa. Alam ng Diyos ang iyong mga pain, ang iyong mga sadness. Alam ng Diyos ang mga heartaches mo, ang mga tears and cries mo. At ang Panginoon, hallelujah, ay dinidinig ka upang tulungan ang iyong mga pangangailangan sa oras na ito. Nagpapadala ng Diyos at nagpadala ang Diyos ng totoong mensahero niya ngayon at ang habang ang natapakinggan mo. At kasama niya mga kasama at nasa inalit mo, ipapadala sa iyo ng Panginoon. Ipapadala ka ng Panginoon kung magkaman sila ng dakilan ng munting bagay. Huwag kang magbubuda, magulang ko. Huwag kang magbubuda, anak ko. Huwag kang magbubuda, kapatid ko. Huwag kang magbubuda sa mga ditong oras ng iyong kaligtasan, kagalingan. Ito ang oras ng iyong blessing at privilege. Ito ang oras ng pagtaas ng iyong rango. Ito ang oras, ang panahon na ang Diyos ay gumagawa ng dakila at mabuting bagay. Maniwalaan mo ito kung paano naniwala si Abraham, kung paano naniwala si David, kung paano naniwala si Daniel, kung paano naniwala si Pablo, kung paano naniwala ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Maniwalaan mo rin ito. Dahil ang Diyos nilang pinitiwalaan ay Diyos na totoo. Taas po ang dalawang kamay patungo ng langit maging lahat ng mga nakikinig at nanonood.
Sabihin mo ito, nanggaling sa ikaputuran ng puso mo. Panginoong Diyos, patawad ko. Alam ko po kung ano ang kasalanan ko. Alam ko po kung ano ang kamalian ko. Alam ko po kung ano ang mga hindi tamang ginagawa ko sa iyong harapan. Walang nakakakita nito, pero nakikita mo. Humihingi ako ng tawad na iyo. At tawarin mo po ako. Handa na pong magbagong buhay. Handa na pong tumalikod sa lahat ng ito. At sa oras mo ito, bukas ngayon ang aking puso. Pumasok ka, Jesus. Ikaw ang tunay kong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At simula po sa oras na ito, ang natitira ko pang mga buhay, ang natitira ko pang oras, sandali at panahon at taon, ipapagamit ko sa iyo. Hindi ko nagagamitin sa bisyo kasalanan. Ipaglilingkod ko para sa iyong karangalan. Gagamitin ko rin ang buhay ko upang makapagdala ng maraming kaluluwa at makapagligtas ng maraming kaluluwa. Ako na lamang po ang mananalangin. Sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman at nakakailangan ng kagalingan at himala, na magagawa mo niyo yung lumaki sa harapan ng ako. Kung kayo, ipapag-pray ko kayo. Yung pong lalo na yung mga sige nararamdaman niyo. Kahit tatayo na sakit na siya, kasi yung pong maglumaki ko yung pong meron ko. Sige po. Maging lahat ng mga nakikinig ang tanong ko. Ito ha, pakikan ko ito. Kanina pala, hindi pa ako nakakaroon. Sige, lapin po kayo sa harapan. Hanggang po kayo. Kanina pala, hindi pa ako nakakaroon. Nakakita na ako na merong problema sa parting ganito ay pinagaling ng Diyos. Meron na ba rito pinagaling ng Diyos sa ganitong kamay, sa balita? Meron na po ba hindi po ang Panginoon? Meron na po ba? Sige nga po. Ayan. At naramdaman ko kanina, sa parte rito sa ulo, may pinapagaling talaga ang Diyos. At kanina, nararamdaman ko rin, sa parte ng dyan ng puso ng ovary, may pinapagaling din ang Diyos. Maging sa mga kidney trouble, may pinapagaling din ang Diyos. At ngayon, iba na yung nararamdaman ko. Naniniwala po ba kayo rito? Mula ulo hanggang talampakan ay nagpapagaling ang Panginoon. Wala pala tagagalong looban ay nagpapagaling ng Diyos. Isa lang po ang hihiligin ko. Matapos kayong ibang pray, magpatotoo kayo. You said your word and you said you are the Lord. You are the God that you are. Sa kapangyarihan ng Diyos, tumatagos at ikaw mismo sa iyong kinalalagyan, damang-dama mo ang malakas sa kapangyarihan ng Panginoon. This is a Filipino unique prophetic apostolic anointing. So Father, right now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, not in my name, not in this church name, but in your name, Jesus Christ, the Son of the Living God, I rebuke Satan. I rebuke sicknesses and diseases. All kinds of infirmities. All kinds of stronghold and the yoke of the enemy. Get out! And never to return in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, dito man sa Pilipinas, sa mga panig ng buong mundo, sa pangalan ni Kristo Jesus, sinasabi ko, umalis, lumayas! At hindi na babalik pa. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Sa oras na ito,
basta magaling na. Galaw-galawin mo ang iyong tenga, magaling na. Sinimbang ko kung wala na ang bukol. Galaw-galawin mo ang may sakit na, mga may sakit mo. Wala na yan. Nakakakita ka na. Nakakarinig ka na. Nakakalakad ka na. Wala na ang high blood. Wala na ang hypertension. Wala na ang stroke. Wala na ang kidney trouble. Wala na ang ulcer. Wala na. Wala na. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Nasa kapangyarihan. Nagpangalan dito. At ito pa ang tanong sa iyo ng Panginoon, kapatid ko. Ano pa ang gusto mong gawin mo ng Diyos sa buhay mo? At ano pa ang gusto mong gawin ng Diyos sa pamilya mo? At ang nagtatanong ang Panginoon, gusto mo bang magamit niya ang Panginoon sa Panginoon sa dalawa? Ikaw ang sumagot. Pero sa oras sa iyo, the Lord heals you. The Lord baptizing this with His Holy Spirit. And the Lord bless and promote you. Grant all the good results of your life. Father of the heaven, Lord, thank you for the big time. Jesus, thank you. The Son of the living God. Pura Basir and the Father. Let it go. Let it go. Let the Spirit. Our body. Pagalingin niyo ang kanyang kasama. At naman po ang sakit ng kanyang kasama, pagalingin po ninyo. At kung naman po, ano naman po ang kahilingan ng aking kapatid na ito, Father, I pray that you will grant the good desire of His heart. So, Father, let it go. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At simula sa oras nito, pagalingin ang iyong kasama. Father, ngayon, Lord, alam mo na kahilingan ng puso ng ating kapatid na ito. Let your healing come. The mighty name of Jesus Christ, the Son of God. At maging lahat tayong mga narito na nakikinig at nakikinig. At yung ibang mga asyan, pagkatapos niyo po sila, magpatagaw, nagtatapag lang ako ng ilang patutuwa. Ito po yung masakit mo. Napaharap ko lang. Ama, sa pangalan ng aking Panginoon sa Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na namang kaling dahilan ng karamdaman, sinadyaman na hindi sinasadyo man namin na nakaaway, hindi na po namin pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan namin dahilan ang pinag-uusapan dahilan ng gagamit. So, Father, right now, ang pahit ng banal na Espiritu ang kumahit sa kanya ngayon. Pinapalayas ko sa pangalan ni Kristo Jesus ang anumang pain, ang anumang sakit, ang anumang karamdaman na sa oras na ito, pinapadali at ganap na kagalingan. Hindi lamang po siya, ma. Sino mang natitinig at nanonood,
Nagalito rin ang karamdaman o anumang karamdaman. Let it know God, in the mighty name of Jesus Christ. Sige po at pakiramdaman niyo po Lord. At ibang-ibang pagkakatotoo, bigyan natin ang mikrofono sa blip. Bigyan lang natin ang mikrofono yung mga pagkakatotoo. Sige, kapit na po na kapastoran, tagin na sila. Sabi ko kanina, para kong sasagot, para kong puno ng hangin. Pero ngayon ko ay maluwag na pati po yung bibig ko na napakaganda. Sinagalit ko ngayon. Iwasan ko po ang mga nararamdaman ko. Sinagot ko ng Lord ang mga dalangin. Salamat po sa akin. Amen. Narinig niyo po yun? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabay po ba ang Diyos? Amen. Pag-ibig po ba ang Diyos? Amen. Tapat po ba ang Diyos? Amen. Sumasagot po ba ang Diyos sa panalangin? Amen. Okay. Nanay, sino pong nagpagaling sa inyo? Jesus po. Sino pong tumulong sa inyo? Si Jesus po. Amen. Ibigay natin ang lahat ng palakpakit niyo. Ay, tatay, ayun po pa, baka gusto pong magpatotoo. Si tatay po yung konsehal ng kabalyero. Ah, okay po. Sige tayo, ano pong naramdaman niyo ngayon? Pakiramdam ko po ngayon, parang napakalaki na iginihawa ko. Okay lang, magpunta ko rito. Masakit. Ay, ito wala. Narinig na ninyo? Konsehal, makakalap po. Bakit po sa makikyan? Kayo po pala yung aming pinagkakuntakan ng loob at mag-aaral tayo ng rusay sa kabalyero. Yun po kasi nagpagdaktan ko, sabi ng ito, asok sa abaya. Opo. Sabi nila, oh, parang dito. Opo. Pero ngayon, ano pong naramdaman ninyo? Ang ganda po, pakiramdaman ko. Oh, ganda na! Ang sabi po ngayon, maganda na ang pakaramdam niya! Sino po ang nagpaganda na ang pakaramdam po yung dapat po kay Jesus? Kasihan, ihingi ko ang ipalihin ko. Patuloy mo na ipag-imbita yung ating pong gawain sa kabilyero. Ipag-pray po natin sa konsehal, eh, pala ating magtakas ito. Praise God. Sige, sister. Ano naman yung nangyari sa'yo? Ipapatotoo ko lang kung paano pinagaling ang asawa ko dahil binigyan ng the best. Ngayon, nung pumunta ako bago dito sa anniversary, may isang taong na-hospital daw. Eh, yung puso niya, yung tatay niya dati daw, lumalaki yung puso niya. Tapos yung anak niya, ganun na naman. Eh, yung apo niya, yan na naman sa hospital. 50-50 lang po. Pero ko rin ang Panginoon dahil sinabi niya ni Pastor, dahil kung talagang may sabi niya, kung manggagamot si Pastor, manggagamot din ang mga manggagawa niya, tutunawin yung lumalaking puso ng pinsan ng asawa ko nasa hospital po daw ngayon, Pastor. Eh, 50-50 na daw po, kaya hindi na lang po ako nakarating, pero po rin ang Panginoon, Pastor, dahil tutunawin na po ang sakit na yun na kanyang puso po. Dahil kung paano po pinagaling ang asawa ko, kung may pananalig po tayo, yung po bibigay ng Panginoon, di so, ba? So yun ang pain ninyo at di ba? Oo, ginawa na po ng Panginoon. Gagaling na po yung ngayon, Pastor. Wala na po po. Doon na po yung Panginoon sa hospital na ngayon. Ngayong bagang ngayon. Kasi nagmamadali yung mga pianan ko, yung mga auntie ko, nag-aalbaritas nila. Pero sabi ko, iwan ko muna kayo dahil uunahin ko ang gawain ng Panginoon. Kaya ikaw po. Ano yung sinasasalay dito? Para makapagpatotoo pa rin. Opo. Amen. Praise God. Ayun na, ilang kami natin ang pakakasin. Meron pa po gusto magpatotoo pa? Kung meron pa gusto ginawa ng dahilan, magpagay ng Panginoon. So, okay po. So, bago tayo magpatuloy, ay yung pong mga, kung meron pong nalay, at gusto nyo pong magkaloob, bigyan po namin kayo ng chance. Yung mga nalay, kung gusto po ninyo magkaloob, at kanyari, kanina nagtignan mo, kayo hindi po ba? Tapos nalay po kayo, hindi po kayo nakapagbigay. So, bigyan po pa namin kayo ng chance. Lahat po ng ating dinan. Amin po ba? Wala po itong bayad. Ano po ating pagkakaloob? Yan po ay para sa gawain po ng ating Panginoon sa buhay. 100% po gagamitin po natin yan para sa gawain ng ating Panginoon. At gusto ko ipaalam sa inyo, meron po tayong krusada, Miracle Healing Crusade, Malaking Kagalakan, Malaking Himala. Yan ay sa November 20 sa Kabanyero. Sa puntahan po natin, ipag-pray, pag-ayun, ipag-ibita po natin. Amin po ba? At tulungan sa puntahan po natin. Kaya po yung mga sobre natin, pwede po ang baka kong bigyan ng sobre para may paliwanag ko lang po sa inyo.
yung mga sobre natin na pinagkakalok. Para maunawaan po ninyo kung saan po dinagala. Para po sa inyong kaalaman, sila po ang kumukulekta niyan, sila po ang nagbibilang niyan. Ano po? So ito lang po yun. Yung ating mga ikaw po, yan po ay 10% ng ating income. Yan po yung ating first fruit. Yan po yung mga unang buwan o unang sahod natin. Kung gusto tayong magkaloob sa Panginoon. Yung ating trucks ay evangelism. Yan po yung mga sa trucks natin pinamigay. Libre yan. Pero may bayad po lahat yan. Yan po ang ating radio. Mataas din po ang bayad natin sa radio. Sa totoo lang. Yung mission to the world, inilipon po natin yun para makapag-ministeryo po. Tapos yung church rental, hindi po applicable dito yun. Pero may pledges lang po tayo ngayon, hindi po ba? Para sa mga darating na panahon, kung mag-pledge po kayo, o sino pang mag-pledge po kayo. Ano po? Yung radio anniversary, tapos na po yan. Pero television, tuloy po yan. At nagpapag-pledge tayo mga po tayo kay Pastor Jackie sa summit. Yung mga workers po natin, yan, yung mga manggagawa, mga isip po silang bigyan, nandiyan po yan. Yung lucky for the matanggal, akin naman po yun. Ito pong margin of compassion, minister of compassion, para po sa inyong kaalaman, tuwing dumarating po yung Disyembre, ano po bang buwan yung Disyembre? Give? Giving in Disyembre, di po ba? Pangalawa, nagkaraas tayo ng anniversary Disyembre, tama po ba? Amin po ba? Ngayon po, ito po ang ginagawa natin, nagbibigay din tayo ng tulong sa mga mahihirap. Nagbibigay tayo ng tulong sa mahihirap. Hindi lang po mahihirap na mga attendee natin kahit na hindi natin attendee. Mga attendee natin mahihirap na tulungan na po natin yan. Nagbigyan po natin ng puhunan kung ano naman po pwede na itulong natin. Kahit na hindi natin attendee, tumutulong po tayo sa mga mahihirap. So yan po ang nakapaloob natin sa darating na mga anniversary po natin. Amin po ba? So yun po yung mga nakasulat po dyan. At yung mga nagbibilang po niyan, sila po ang pinapalista ko po ng maayos. Maayos po ngayon ang lista talaga lahat niya. Lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas, clear talaga. Kung may kukuha, pumirma, para po very clear at maging maayos po lahat. So sa ngayon po, yung mga nalay po. Kung kayo po'y nalay, at gusto niyo pong magkaloob, magkaloob po kayo, amin po ba? Kung gusto niyo pong tumulong para po sa crusade natin. I-crusade natin sa mga trucks na pinamimigay natin, no? At saka mga gamit, panghakot, di ba? Mga pamasahe, panggasolina. Amin po ba? So, ganoon po. Sige po, pwede po kayo tumayo. At kayo po yung magkaloob. Ibigay po natin yung mga damis po natin. Sige po. Pwede nga gamitin yun para sa mga pupunta na walang pamasahe. Amin po ba? Pwede nga idagdag natin yung malilikom natin. At pwede rin naman po nga yung po isang mga pagkain natin o sa mga upang lugar. Kung saan po pwedeng gamitin, yun po. At saka yung ipanibigay po nating mga mahihirap. May tao ba po rito? Kapag, ito po, kapag kayo po, sige po, magkalam po tayo, baka nahihiya kayo. Kapag nakatanggap po ngayon ng sobre, basahin niyo po paigin kung anong nakasulat doon. Pwede kayo po mismo, nakikinig pa po ba kayo? Pwede kayo po mismo ay magkalaob. Pwede rin naman yung mga kakilala, kaibigan yung kamag-anakan ninyo, na mapagkalaob din naman. Sabihin niyo po sa kanila, amin po ba? May tao pa po ba rito? Ito pa po. At kung kinakailangan po yung mga mahal niyo sa buhay, mga kakilala ninyo, kailangan nila ng official receipt. Nakikinig pa po ba kayo? Official receipt. Galing po ng BAR, ha? Hindi po pinasirox lang. If they need an official receipt, we will give official receipt. Amin po ba? Upang sa ganun po, makasigurado po kayo na lahat ng ating ililiko ay natatanggap po talaga. Amin po ba? So mamaya po, bibigyan kayo ng sobre para po sa anniversary natin. Yung maliligo po ngayon, exclusive for the anniversary. Yung sobre po, exclusive for the anniversary. Hindi po para sa akin yun, hindi para kami naman yun. Exclusive for the anniversary. Ano man yung malilipong sa sobre, exclusive for the anniversary. Yan. At pwede nyo bigyan yung mga kakilala, kaibigan ninyo, mga boss ninyo, mga tao nyo sa ilalim, o baka gusto mong tumulong, magkaloob. Lalo na merong minister of compassion, tutulong sa mga mahihirap. So eto yun, baka gusto mong magkaloob. So magkaloob, magkaloob po sila. Amin po ba? In case, if they need receipt, official receipt, BIR receipt, ha? I-issuehan po na ni Pastora. Amin po ba? Sapagkat ang ating iglesia ay legal,
Legal po tayo, registered po tayo, at ako po ay lisensyado. I am ordained minister of the gospel. I am recognized and ordained minister of the gospel. Lisensyado po ako. Amin po ba? Kaya po yung mga IDs po ng mga kapatid po natin, lisensyado po yan. Hindi po yan peke. Lisensyado po yan. At ang lahat ay nag-effort talaga na mapaganda at maidaos natin ng mas maganda ang anniversary ng gawain na ito sa Guimba. At maraming bagay pa po ang gagawin ng Lord at marami pa pong nakalaan para sa lugar na ito na handang ibigay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sapagkat nakita ng Panginoon kung gaano kayo nag-sacrifice sa mga bagay na ipinagkaloob ninyo at yung panahon na ipinugol ninyo sa gawain ito. At ang lahat po ng inyong binigay ay hindi po mawawala ng kapuluhan. Maging ito po ay pananalapi, ito po ay ating lakas, oras, ang ating panahon na ginamit dito sa ating pakikinig. Ito po ay hindi mawawala ng kabuluhan at hindi papayag ng Lord na hindi po ito maibalik sa inyo ng higit pa sa inyong mga inaasahan. At inaasahan ko po na sa mga darating pang panahon, sa mga darating pang araw ay nagkakaisa tayo sa gawain, nagkakaisa tayo sa isang mandate na ibinigay ng Panginoon sa kanyang lingkod na dalhin ang lahat ng kaluluwa. Dalhin ang ating mga mahal sa buhay, dalhin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasambahay, ang ating mga amo, ang ating mga, ang lahat ng taong nakakasalamuhan natin ay madala natin sa paanan ng ating Panginoon at sila'y magkaroon ng kaligtasan. At yan po ang pinakapuso ng ating Panginoon, kaya naman ang bawat isa sa inyo ay narito, ang bawat isa sa amin ay narito. At yan din po ang nais kong ibahagi sa inyo upang ang gawain nito ay patuloy pang magpatuloy. Sapagkat ngayon po ang panahon ng overflowing harvest, hindi lamang ng blessings, kundi ng mga kaluluwa na hakutin natin papunta rito, papunta sa paanan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga sarili, sa ating mga sakripisyong ibinigay sa Panginoon. At tayong lahat po ay tumayo muna saglit. At pasalamatan po natin ang gawain na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kumikit at awitin muna natin ang awitin para sa ating Panginoon. And to God be the glory! Salamat po dahil kahit po ako po yung nauna at na
Natira na lang po naging sa Panginoon, pero nagpanalangin po, Panginoon, na marami ko pong kasama, O God. Yes, Lord, salamat at naranasan po namin ngayon, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Father God, at ang aming spiritual, Panginoon, ay patuloy mo po itong pinalakas, Father God. Ganun din po, Lord, salamat sa mga biyaya, kagalingan, pagpapala, O Diyos, na aming mararanasan, Panginoon. At Lord, sa aming pong pag-iwalay, patuloy mo po kami ingatan, Panginoon, Petlubayan. At salamat po, Father God, sa lahat ng dumalo at sa iyong ginamit, Panginoon, na lingkod sa kanyang buhay, Panginoon, mula po sa buhay ni Apostol Ricardo, di kanin niyo, Father God, salamat po, Diyos, ng maraming parami. Dahil tunay nga po, Panginoon, na kung wala po siyang ginamit niyo, Panginoon, na wala po siyang nangaral, O Diyos, ay wala po kaming mapapakinggan, O God, at wala po, hindi po kami lalago, Panginoon, sa tunay na pananampalataya, Panginoon Jesus. Kaya, Lord, salamat po ng maraming marami sa iyo po ang karangalan, kapulihan, sa taming pangalan na ang Panginoon. So much love in the kingdom.